bigla siyang nagkaroon ng yan, ng pusya na petals sa kanyang brax. O yan, tignan nyo. So parang nagkaroon ng mutation, ano yan, o tignan nyo, ito ay orange siya, tapos dun sa other part niya ay pink na. Eto mga kaprovincial, blooming na itong mga bougainvillea natin. Nasa first wave of blooming na sila ngayong taon. Magandang araw mga kaprovincia. Ito nga pala si Daddy Bert. At welcome sa ating channel, Provincianong Daddy. Kung gusto nyo yung ganitong klaseng content, lalong-lalo na sa pag-aalaga natin ng mga bougainvillea, mga garden ideas, at mga small garden ideas, ay paki-consider naman ang pag-subscribe sa ating channel at paki-on nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kaprobinsya ay itong mga 36 petals family. So ipapakita ko sa inyo yung mga meron ako na collection na ng mga 36 petals family. Gaano sila kaganda at kung ano yung mga gagawin natin ngayon dito. So, ito, unang-una, nakikita nyo ngayon itong ating Nova. So, ito yung Nova mga kaprobinsya. Ayan, nag-i-start siya sa parang orange na mga brax kapag young pa lang. Pero later on, sa kalaunan, nagiging combination ng parang medyo pink. So, ayan, maganda rin siya. Kasi nakakainggan nyo yung kulay niya na orange hanggang, ayan, para siyang tangerine, ano? May pagka-pink na may pagka-orange. So, ito yung ating Nova. Kailangan natin sa mga ganitong klase ng bougainvillea ng support o kaya mga trellis. Kasi talagang ganito sila, ganito yung style nila na umaakyat o kaya tumatangkad. So, mainam kung meron kayong pagpapaakyatan nito katulad ng mga screen na mga bakod, ganun, o kaya lagyan nyo na lang ng poste para tumayo siya. Kasi maganda kahit tumaas to ng tumaas kasi ganito siya kung mamulaklak. Para siyang vine na ayan, every stage ng kanyang growth, nagkakaroon siya ng sanga-sanga, tapos namumulaklak. Okay? Then puntan naman natin yung iba. Ito yung isang favorite ko, yung ating cherry blossom. So, tinatawag natin silang mga 36 petals kasi nga itong mga petals ng brax nila kasi talagang napaka-kapal, ano? Yan, kumpul-kumpul. So, ito siya. Sila kasi yung mga una, no? Na namulaklak. Kaya, nag-uumpisa ng mawala yung kanilang mga brax na tutuyo na. So, ang gawin natin para tuloy-tuloy silang mamulaklak, every time na makakita na kayo ng mga ganito, putulin na lang ninyo. Yan, pwede nyo ilagay sa baba para magsilbi na ring fertilizer pag na-decompose. Yan. So, basta yung mga tuyo na ganyan, kinakat ko na. Yan, nilalagay ko na rin sa baba ng paso. Dalawang purpose kasi yan, fertilizer pag na-decompose. O kaya kung ganito namang katingkad or kainit yung sikat ng araw, nagiging mulching sila. Parang nagiging shade sa pinakababa, no? Para yung lupa niya hindi ganong matuyo o kaya umiinit ng gusto. Lalong-lalo na pag mga blooming. Para mapanatili natin yung normal na temperatura ng lupa kahit na mainit, no? Yan. So, yan. Gumaganda sila pagka tinatanggal natin yung mga natutuyong mga brax. And then, meron din tayo dito, ano? Ito yung isa pa na bago lang sa akin. Natutuwa ako dito kasi gold na gold din yung kulay. So, ito yung tinatawag natin na Aussie Gold. Yan. So, ganito din. Napakakapal ng kanyang mga brax at mga bulaklak. So maganda kapag ka ano, yang pa lang talaga makikita mong gold na ganyan. Pero kapag ka kalaunan, pag tumagal na, nagfi-fade na. Experiment lang ako dito. Trinay ko siyang kinombinan ng pink. Ayan, yung pink na ito, yung pink na regular lang, no, hindi siya 36 petal. Kaya lang natutuwa ako kasi parang ang kapal na rin niya. Parang ginagaya na niya yung 36 petals. Ayan, no. So, tignan nyo sa baba. Dito, parang yung ginawa natin sa tanglong natin, nag-fusion ako. So, pinagdugtong ko to. Dalawang ano to ha, huwag kayong malito. Dalawang independent na stem.
kinumbine ko sila sa isang kaso lang. So ngayon, tapos nung lumaki na sila, nag-fuse ako, pinagdikit ko tong dalawa hanggang sa talagang dikit na sila. Nag-share na siguro sila no ng characteristics. Kaya kung mapapansin nyo, itong pink na to parang iba na rin siya kung magkaroon ng bracts. Parang nagiging ganito na rin kakapal. Ayan o. Ayan, compare natin. Mas malalaki lang kasi to. Ayan. So, ito, tandaan nyo, ito yung Aussie Gold natin. Ito din yung dark na Pusha Pink. Ito yung pinaka-common na 36 petals natin. Pero hindi siya nalalaos kasi ang ganda talaga. So, ito, siya yung unang namulaklak. Kaya, ganito lang gawin nyo kapag ka natutuyo na. Kakat na natin. Tanggalin nyo lang yung mga yan. So, natanggal ko na yung mga old bracts, no? Ganun din. Kunin nyo lang. Ilagay nyo rin sa ano nyo, sa baba nyo. Yan. Mulching talaga to. Yan. Pwede nyo rin i-maintain yung 36 petals nyo as small. Itong mga Pusha Pink na to. So, kailangan nyo lang talaga regularly na pinuputol para ma-maintain natin siyang maliit. Ayan. Ganito siya. Marami pa rin namang bulaklak kahit maliit lang. Then, ito naman yung Roseville, mga kapurobinsya. Ito yung Roseville Delight. Halos parehas sila dun sa Nova. Ano? Kung talagang titignan natin yung diferensya, medyo orange ang kulay nito compared sa Nova. Sa Nova kasi talagang nagpipink siya. Ano? So, ayan. Ito yung Roseville Delight natin. Ang pinagtataka ko lang, mga kapurobinsya, dito sa aking isang ito. Ano? Ayan. Bigla siyang nagkaroon ng yan, ng pusha na petals sa kanyang bracts. O yan, tignan nyo. Nagkaroon ng mutation, ano. Yan o, tignan nyo, ito ay orange siya. Tapos dun sa other part niya ay pink na. So yan, kaya talaga sigurong totoo yung kapag ka nadidikit sila sa ibang mga variety, nagbabago yung mga bracts nila. So yan, nag-evolve sila, ano. Ito walang nangyari dito, ano, nag-grafting. So, tignan nyo yung sanga niya. Ito yung main stem. Nagkaroon siya ng sanga dito, yan. Sanga yan, hindi yan grafted. Kung susundan ninyo, eto na siya. Ano? So, dito ay... Ayan, nagkaroon siya ng dalawang klase ng kulay. Pink, tapos biglang nagkaroon din ng orange doon. Yan, mga kaprobinsya, kaya ito ay dinodocument ko ito kasi nagtataka ako kung bakit siya naging ganun. Okay? So, yun nga, mga kaprobinsya, yung mga tungkol sa mga 36 petals ko ngayon dito na mayroon na gusto kong i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea sa about sa mga 36 petals. Ano? Para ma-inspire ko rin kayo na baka gusto nyo rin mag-alaga ng mga ganitong variety ng mga bougainvillea. Thank you, mga kaprobinsya. See you again in my next videos. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Probinsyanong Daddy.